Pahayag ni Spence tungkol kay Inoue, plano ni Marshall at banat kay Casimero. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaduelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Munting Sports Channel. Maraming salamat po. Sa isang post po mga kaduelo ay, kinumpara ang former undisputed bantamweight and 3 division world champion Japanese monster na Oya Inoue kay Kid Buu ng Dragon Ball anime. Birada po rito na Oya Inoue aka Kid Buu looking jack as F. Dito'y may nagkomento na with Inoue's physical attributes, dadalhin daw nito ang power niya sa pag-akyat niya ng division specifically at 122 where he will battle sa Hulyo 25 against current unified WBC and WBO super bantamweight champion Coolboy Steph Stephen Fulton. May nagkomento naman nito saying, Vada, while tagging Victor Conte na noon pa'y nalilink na sa performance enhancing drugs o PEDs issues. Tila, sunod-sunod ang tira ngayon kay Inoue about PEDs while his fight with Fulton is approaching, particularly from the Americans. Napansin din po ang nasabing post mga kaduelo ng current unified welterweight champion Errol Spence Jr. kung saan rekta, mukha mismo ni Inoue ang narelate niya sa tila savage na mukha ni Kid Buu. May nagkomento naman ito countering na if Inoue is Kid Buu, Goku naman daw is waving in the person of ating kababayan, former 3 division world champion, current WBO global, super bantamweight champion, General Cuadro Alas Casimero. Speaking of Casimero naman mga kaduelo, sa latest post niya kung saan naka-attach ang pictures ng pagbagsak ng huling nakasagupa, former WBO global champion, Namibian Southern African fighter Filipus Nhitombwa, nagkomento po mismo si Filipus mga kaduelo, asking again for a rematch. Diga niya, why don't want to give a second chance if you know that you are a true champ? Come on, let me get that chance again and I will show you. Even your people know that you were running all night. Going back to Spence naman mga kaduelo, sinabi po niya na magiging one-sided ass beating daw ang paparating niyang laban against current WBO welterweight champion Terence Bud Crawford. Dagdag din ng trainer niya na si Derek James, makikita raw natin ang pinaka-technical na version ni Errol Spence come July 29. Samantala, sinabi po mga kaduelo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP, Secretary General Marcus Manalo, na ipipresuraw ng ating kababayan Tokyo Olympic bronze medalist Yumir Felix Marshall ang goal nitong ginto sa Olympics. Pahayag niya tungkol sa usapan nila ni Yumir, based on our many conversations, and the last was 2 weeks ago, he has committed to joining us in the Asian Games and pursue winning the gold medal. Although, dagdag din ni Manalo sa kanyang statement during the PSA forum sa Rizal Memorial Sports Complex, late na makaka-join sa training camp ng national team si Marshall dahil may laban daw ito sa pro sa Agosto. 11 boxers po mga kaduelo ang kabuuan sa team which include Tokyo Olympic silver medalists Nesty Petesio at Carlo Paalam as well as Ian Clark Bautista, Rogen Ladon at Irish Magno. Todo flex po ngayon mga kaduelo si Yumir sa kanyang ensayo with new coach Kay Kuruma, who also coached former unified and 2 division world champion Shakur Stevenson. Birada rin ni Yumir, malapit na raw ang announcement ng kanyang laban.